Good day, teachers. So, ayun. For today's lecture, this is just the continuation of our discussion last time sa calculus. Okay, calculus 1 is already uploaded sa ating YouTube. Just search Kevin Pura and makikita nyo na agad. So, ayun. On the part 1, nag-stop tayo sa number 11, di ba? So, for today, kukontinue natin. So, proceed agad tayo sa number 12. So, what if the question goes like this? Find the question of the tangent to the curve of the given function to the through the point 2, 16. Okay? So, wala na tayong masyadong igagraph dyan. Hindi na natin kailangan mag-graph na kung ano-ano dyan. So, ang gagawin lang natin is kukunin yung calculator natin and then shift integral. Okay? Shift integral only. Tapos, yung given function natin na x raised to 4 minus 2x squared plus 8. Tapos, yung limit natin is yung x only, x-axis only, okay? So, x-axis only kasi slope ang kinukuha natin. So, ito lang ang gagalawin natin. Hindi na ito. Wala na itong wala na itong kinalaman sa pagkuha ng slope natin. So, yung x natin is 2. And then, equal lang natin. And then, ayun. Makikita na natin yung answer natin. That is letter C. Okay? So, again, ganun lang ang pagkuha ng slope. In short, kukunin lang natin yung y prime ng f of x tapos at given x. Ganun lang siya kabilis. Okay? Ganun lang ang pagkuha ng slope. Next. O sige, i-practice nyo ito, okay? So, find the slope of the normal line to the curve of the given function, okay? Kanina, tangent line to the curve lang ang sinasabi. Ngayon naman, normal line to the curve, okay? Normal line to the curve. Pag sinabi nating tangent line to the curve, ang relationship niyan sa line natin is parallel line, okay? Parallel line. So, parallel line. Pag normal line, tandaan nyo ha, pag normal line to the curve, basta may makita kayo normal line to the curve, ang iisipin nyo lagi is perpendicular line. Okay? Perpendicular line. So, ang perpendicular line ay may slope na negative 1 over m. Okay? 1 over m. Ganon din dito. Normal line to the curve, ang slope niyan is negative 1 over m. Now, kukunin muna natin yung slope. Okay? Kukunin muna natin yung slope. Yung original na slope. Yung original na slope muna. So, pero, i-evaluate muna natin to na mag-y lang siya. Okay? So, y is equals to square root ng 3x squared plus 4. Okay? Tapos, y prime, i-derivative na natin tong y, i-derivative natin tong y, at x natin ay negative 2. At x is negative 2. Okay? So, kunin ulit ang calcu, shift integral, square root ng 3x squared plus 4, tapos ang x natin ay negative 2. Di ba? Negative 2. So, negative 2. Ang lumabas na sagot ay negative 1.5. Okay? Negative 1.5 ang slope. Ang slope natin ay
negative 3 over 2. Okay? Negative 3 over 2. Now, pag may nabasa kayong perpendicular line o di kaya naman normal line, ang gagawin nyo lang dito is irereciprocal nyo yung slope. Okay? Irereciprocal nyo yung slope. Negative 1 over ng slope. Babaliktarin nyo lang pero naka-negative. Naka-negative siya. Okay? Pag pinaliktad natin yan, magiging ganito siya. Negative 1 over negative 3 halves. Magiging 2/3. Diba? Yan. O di kaya naman, pwede na ditong diretso sa calculator. Negative ans, tapos yung inverse. Pag equal nyo, pak, meron na agad. 0.66666 o di kaya naman 2/3. Diba? Ganun siya. O di kaya 2/3. Ganun ang pag-solve ng tangent line to the curve at saka ng normal line to the curve. Okay? So, i-summary lang natin. Pag sinabi natin tangent line to the curve, ang iisipin nyo lagi ay parallel line siya. Parallel line. Okay? Pagka sinabi naman natin normal line to the curve, ang iisipin nyo lagi is perpendicular line siya. Okay? Perpendicular line. Tapos ito naman, magre-reciprocal lang yung original na slope. Negative 1 over M1. Okay? So, ganun siya. What if the question, ganito ang binigay. Find the second derivative. Okay? Find the second derivative. Sa actual exam, may mga lumalabas na up to second derivative. But don't worry, kasi ang usual na lumalabas sa exam is algebraic expression lang naman. Most likely, one line lang naman siya. Hindi siya rational. Most likely, one line lang talaga siya. Okay? It could be cubic o di kaya naman up to 4th to the power of 4. Yan. Basta one line lang siya. Usually. Okay? But just to be sure, ang takeaway natin dito is ang pinaka-formula natin dito kasi hindi naman natin masasabi talaga kung ano talaga yung lumalabas sa exam. Malay natin, maka-encounter tayo ng medyo mahabang question. O di kaya naman trigonometric. Okay? So, syempre, wala tayong masyadong capability para kabisaduhin lahat ng identities, lahat ng formula ng calculus. Okay? Kasi short period of time na lang. So, malapit ng exam. So, medyo naghahabol na tayo ng ating re-review. Okay? Pagdating sa mga ganito, find the second derivative or third derivative, may mga calculator techniques din tayo dito. Okay? So, iba-iba nga lang. But, most important dito is pag nakuha nyo or na-master nyo yung gagawin natin, kahit anong klaseng second derivative pang ipakuha sa inyo, as long na may choices, makukuha at makukuha nyo ang tamang sagot. Maliban na lang kung typographical. Okay. So, ang pinaka-formula natin dito is B minus A
all over ng small change. Okay? Small change. Okay? Small change. What does it mean? Okay? Ang small change natin, pag kami binabanggit ako na small change, ang ibig sabihin niyan, 1 times 10 raised to negative 5. Okay? Ito yung small change na tinutukoy ko. Okay? Small change. Counting pagbabago. Itong A ay pertaining ito sa first derivative. First derivative. Okay? Itong B, first derivative plus ng small change. Okay? So, para mas ma-appreciate natin, sagutan natin itong example na to. Okay? So, kunin ang calculo. Sa calculus, sa trigonometric, mas maganda kung ang calculo natin is naka-mode rad. Okay, naka-radiant na siya. So, i-radiant natin kahit naka-algebraic expression yung given or trigo, i-radiant lang natin. Okay? 4. Now, since derivative to, so i-derivative natin, shape integral, shape integral ng x, ln of x, yan, di ba? Tapos, isip lang kayo ng kahit anong number na gusto nyo. Okay, kahit anong number na gusto nyo. Anniversary, birthday, mansary, favorite number, hatesary, or o di kaya naman, kung ilan na yung naging boyfriend, girlfriend nyo. Yan. So, for me, ang gagamitin ko this time is 0.5. Okay? 0.5. 0.5 lang. Pero kahit anong number is okay lang. Pero ako, ang gagamitin ko is 0.5. And then, alpha, RCL, or store to A. Alpha, store to A. Ay, teka lang. Shape, RCL, A pala yun. Okay? Okay? Shape RCL A para ma-store natin kay A. Okay? Para ma-store natin kay A. Ngayon, first derivative na kasi ito eh. Shape, pag inequal pala natin, ito na yung numerical na sagot ng first derivative. Ngayon, lalagyan natin ng small change. Plus 1 times 10, negative 5. Shape store kay B. Kay B na siya. Ngayon, apply the formula alpha B minus alpha A all over ng small change. Tapos, isa-isahin na natin sa choices. Isa-isahin na natin sa choices. 1 over X. X squared, ln of x, at saka x. Press calc. Yung B, ayan yung sagot. Yung A, ayan yung sagot. Ngayon, kung ano yung value ni x na ginamit natin doon, yun yung value na gagamitin natin dito. So ako, ang ginamit ko ay 0.5. So 0.5 ang ilalagay ko. Pag equal ko, 1.999, dapat may kapareha siya. Okay? 317. Or approximately 2. Okay? Approximately 2. Among sa choices, ito yung function eh. Yan yung function. Approximately 2. Tapos ito yung letter A, letter B, letter C, and letter D. So sa choices, ang nagtama or nagkaparehas is letter A. So therefore,
Ang sagot natin dito ay letter A. Okay? So, again, itong question na to is madali lang ito. Automatic naman kasi itong x ln of x is talaga namang 1 over x agad yan. Okay? Y prime. Ln of x. Okay? Basta ganun. Y prime. Tapos, isa pang derivative. Ayun. Basta, itong sample problem na ito is madali pa lang siya para sa iba. Pero para sa hindi makagets masyado, mas maiging i-practice itong ginawa natin. Okay? Kasi, what if the question goes like this? Okay? So, ito kasi, madali lang to. Linear to eh. So, madali lang to. So, pagka sasagutan natin to ng manual, well, mas mabilis, oo. Kasi, 8 times 4, tapos 3, plus 5 times 3, square, minus 2x, plus 0. Diba? Tapos, isa pa ulit. 8 times 4 times 3, x squared, plus 5 times 3 times 2, x minus 2. Diba? So, tapos, isisimplify na natin sila ngayon. Diba? Meron tayo ditong 8 times 4 tapos times 3. That is, 8 times 4 times 3 is 96. 96x squared. Diba? 96x squared plus meron tayo dito 5 times 3 times 2. Diba? So, 30x tama. 30x minus 2. So, 96x squared plus 30x minus 2 is, that is letter B. Diba? That is letter B. Okay? Now, subukan natin i-apply yung natutunan natin na B minus A over ng small change. S na lang to, small change. Subukan lang natin kung magpaparehos. Okay. So, kunin ang calcule. Shape integral. Tapos, ilagay ang function or equation plus 5x cube minus x squared plus 7. So, ang ginamit ko ay 0.5 tapos shift RCL A. Tapos, maglalagay ako ng small change plus 1 times 10 negative 5. Tapos, RCL B. Yan. Now, alpha B minus alpha A small change, all over small change. Tapos, ang sagot natin ay letter B. Diba? So, 96x squared plus 30x minus 2. Then, press calc. Magtatanong ng x, ang ginamit ko ay 0.5. 37. Dapat, ang estimated natin na sagot sa letter B ay 37 din. Okay? So, ito ay 37. Pag in-equal natin ay 37 din. So, therefore, ang sagot talaga natin ay letter B. So, ganun, pinaprocess ang second derivative using calculator technique. Okay? So now, what if the question goes like this? Find the second derivative. Yan, second derivative ulit. For your practice na lang ito ha. Kung mapapansin nyo dito, binigay na yung value ng x. Okay? Hindi na kayo mag-a-assume kasi binigay na yung value ng x. All you need to do is
try na lang kung ano yung best para sa inyo. Kung ano yung tingin yung mas mapapabilis kayo. If you do it manually or you can do it in calculator technique. So it's up to you. Okay? Basta pinakita natin yung calculator techniques. Okay? Now, move forward tayo. What if the question goes like this? Find the slope of the line tangent to the curve or to the circle. Okay? Ang lagi niyong tatandaan dito, kailangan maging function siya ng y. Okay? Maging function siya ng y. So, y squared is equals to 25 minus x squared, di ba? So, tas maging function siya ng y. So, y is equals to square root ng 25 minus x squared. Tapos, kukunin natin yung y derivative ng function at x is equals to 3. Diba? So, tangent line naman yung sinabi. So, as is siya na m. Pagka normal line ng sinabi, so, negative lang na reciprocal ng m. Okay? So, we have square root ng 25 minus x squared. Diba? Tapos, binigay yung point na 3. Negative 0.75. So, yun na yung sagot natin. Negative 0.75. Okay? Now, what if the question goes like this? Given the curve, yan, yung function at the point, find the equation of the tangent line to the curve. Okay? So, kanina, ang kinukuha natin is puro slope. Ngayon naman, nakuha na natin yung slope, kukunin naman natin yung equation ng tangent line to the curve. Okay? So, ganun pa rin. Ang process natin is parang point slope form pa rin. Okay? Meron tayong y minus y sub 1 is equals to m tapos x minus x sub 1. Okay? Ganun lang pa rin. Basta makuha na natin yung slope, goods na tayo. Okay? So, kunin natin yung slope. Kunin natin yung slope, shape integral, square root ng 5x minus 1. At x is 1. Sinabi naman dito is tangent line to the curve. So, ang slope natin is 1.25 or (5/4). Okay? Ang slope natin is 5/4. Okay? Ang slope natin is 5/4. Now, equation na lang. O di kaya naman, hanapin lang natin dito kung saan magkakaroon ng slope na 4. Na 5/4. Okay? So, upon checking, letter A lang ang magkakaroon ng slope na 5/4. Okay? So, drag down natin dito. 5x minus 4y plus 3 equals 0. So, mx plus by, di ba? So, ilipat lang natin to dito. Magiging negative 4y plus 3 is equals to negative 5x. Okay? Divide both sides by negative 4. And we have 5/4 as slope. Kasi,
ang nakuha nating slope nung nag-solve tayo ng tangent line ay 5 over 4. Okay? So, therefore, ang answer natin dito ay letter A. Now, kunwari, hindi nyo alam yan. Di ba? Ang gagawin nyo is direct substitution. 5x minus 4y plus 3. Okay? 4x minus 4y plus 3. So, naka-equal 0 daw siya. So, pag kinalk natin, nagagamitin natin itong point 1, 2. Ang x natin ay 1. Ang y natin ay 2. Ang expected answer dapat natin ay 0. If not 0, then hanap tayo sa ibang choices. Okay? So, pag in-equal natin, nag-0 siya. Okay? So, therefore, 5x minus 4y plus 3 talaga ang tamang sagot. Try natin yung letter B. 2x minus 3y plus 4. Okay? Dapat mag-0 yan. Pag hindi nag-0 yan, meaning hindi yan yung sagot na hinahanap natin. Pag equal natin, pak, nag-0. Ay, calc. 1, 2. Yan. Nag-0 pa rin. Okay? Nag-0 pa din. Pag trinay natin tong letter C, nag-0. Pag itry ulit natin itong letter D, nag-0. Lahat ito pala is mag-i-equal sa 0 pag ginamit natin itong 1, 2. So, one option lang yon. Okay? One option lang yon if wala na kayong maisip na solution. Okay? Direct substitution. But in this case, nagkataon na lahat sila ay equal sa 0. So, yung direct substitution natin is not applicable on this kind of question. Okay? So, safe tayo doon sa kukunin natin yung slope tapos gagawa na natin ng equation. Okay? So, ayun. Sa number 18, ang sagot natin ay letter A. Now, what if ito ang binigay? Find the slope of the curve whose parametric equation is given by y is equals to t square and x is equals to 3t minus 1 when t is equals to 2. Now, pagka sinabi natin parametric equation, ang pinakasagot lang nito ay i-divide lang natin both side. Okay? I-divide lang natin sila both side. Okay? So, y prime at saka x prime. Okay? So, derivative ng y all over derivative ng x. Okay? So, divide. Derivative netong x squared at tapos sa baba, derivative ng x, 3x minus 1. Derivative. Pag equal natin, 4 over 3. Okay? 4 over 3. Ang lumabas na sagot. 4 over 3. So, maliwanag, kitang-kita sa choices natin na ang sagot pala natin ay letter A. Okay? 4 over 3. Ganun lang siya. Parametric equation. Okay? So, ganun. Derivative pa rin siya. Derivative ng y over derivative ng x. Now, what if the question goes like this?
So, ganun ulit. Derivative lang ulit. I-apply nyo na lang. Okay? Para makamove forward tayo sa ibang question. Okay? So, what if now the question... By the way, ang sagot natin dito ay negative 9 over 14. Okay? I-try nyo lang. I-try nyo na lang. If hindi nag-negative 9 over 14, and then comment below para atras ma-check natin. Okay? So, determine the value of x on the interval to find the minimum value of... Okay. So, sa mga ganito, ang the best natin dito ay always mode 7. Mode 7. Okay? Mode 7. Mode 7 o di kaya naman table. Okay? Hanapin nyo sa calculator nyo yung mode table. For us, Casio 570, that is mode 7. Okay? Mode 7. Now, isusulat lang natin itong equation. Alpha x cube minus 12x plus 5. Ang limit natin ay from negative 1 to 4. Okay? Ang step natin ay 1. Now, ang tinatanong, find the minimum value of f of x. Meaning, sa f of x tayo titingin. Dito sa f of x. Okay? Ano daw ang pinakamababa dyan? So, may bababa pa ba sa... May bababa pa ba sa negative 11? Okay. May bababa pa ba sa negative 11? So, wala na, di ba? Yun na yung pinakamababa. Okay. Negative 11 yung pinakamababa. Ngayon, ano daw yung value ni x na nag-minimum siya? Value ni x na nag-minimum siya, that is 2. Okay? That is 2. Therefore, ang sagot natin dito ay 2. Okay? Ang sagot natin dyan ay 2. Now, what if the question is ganito? Find the maximum value of the function on the interval negative 1, 4. Okay? Same given lang naman, x cube minus 12x plus 5. Same interval, negative 1 to 4, step 1. Ang pinapanap naman dito is find the maximum value of f of x. Ito yung maximum value. 16, 5, negative 6, negative 11, 4, 21. Okay? May mas mataas pa ba sa 21? 16 na ang bago mag 21, di ba? So, I think ang pinakamataas na natin ay 21. Okay? Yun. Ganon ang pinakatanungan sa minimum maximum pagdating sa actual exam. Ganto ang tanungan. Minimum maximum, ganyan. Okay? Yun. Dito nagtatapos ang differential calculus natin. Okay? So, for part 3, that is integral calculus, i-upload ko na lang din siguro yung lecture natin sa integral calculus. Okay? I hope may nalinawang kayo sa part 2 ng ating calculus. Okay? So, ayun. If you have question na hindi nalinawan, message nyo lang at magre-reply ako. Okay? Message nyo lang sa comment section and magre-reply naman ako. So, ayun. Watch out for more videos and please aralin nyo na maigi. Okay? So, once again, this is me, Kevin Pura, and nagsasabing practice makes
perfect. Okay? Slowly but surely. Okay? So, once again, congratulations to all math major. Okay? So, ayun. See you sa part 3.